17 ng Setyembre, Huwebes, sa 24 na linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo na makisalo sa kanya. Kaya pumasok siya sa bahay ng Pariseo at humilig sa supa para kumain. Ngayon may isang babae sa bayang iyon na itinuturing na makasalanan. Nagdala ito ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Tumayo siya sa likuran sa may paanan ni Jesus at umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa mga paan ni Jesus at pinunasan niya ang kanyang buhok at hinaggan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseong kumumbida sa kanya, naisip nito, kung propeta ang taong ito, malalaman niya kung sino ang babaeng ito at anong uri ng tao ang humihipo sa kanya. Isang ang makasalanan. Ngunit nagsalita sa kanya si Jesus, may dalawang may utang sa isang taong nagpapautang. 500 ang utang ng isa at 50 naman ang isa pa. Ngunit wala silang maibayad kaya kapwa sila pinatawad niya. Ngayon, sino sa kanila ang magmamahal sa kanya ng higit? Sumagot si Simon, sa palagay ko'y ang pinatawad niya ng mas malaki. At sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang iyong hatol. At paglingon niya sa babae, sinabi niya kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, pinatatawad na ang marami niyang kasalanan dahil nagmahal siya ng malaki. Ngunit nagmamahal lamang ng kaunti ang pinatatawad ng kaunti. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, ngunit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Pagmamahal na naninigurado at pagmamahal na tunay at sigurado. Dito natin maaaring makita ang paghambing sa uri ng pagmamahal ng dalawang tauhang inilalarawan ngayon sa Ebanghelyo. Kapwa sila nagpakita ng pagmamahal kay Jesus. Ipinakita ni Simon na isang Pariseo ang kanyang pagmamahal kay Jesus nang patuloyin niya ito sa kanyang tahanan, ngunit tila may damdaming paninimbang sapagkat hindi siya sigurado kung isang tunay na propeta nga ba si Jesus. Hindi niya binigyan si Jesus ng mga bagay na nararapat para sa isang pinahahalagahang panauhi katulad ng tubig na dapat panghugas sana ng kanyang mga paa at ng langis na dapat ay pampahid niya sa ulo ni Jesus. Para sa kanya, kung tunay na propeta si Jesus, dapat ay nakikilala niya kung sino at kung anong uri ng tao ang babaeng lumapit sa kanya na naghugas ng kanyang mga paa sa pamamagitan ng kanyang luha at nagpahid rin ng pabango sa kanyang mga paa. Sa kabilang banda, ipinakita ng babae ang isang uri ng pag-ibig na hindi nanantiya. Kinilala niya si Jesus bilang isang tunay na propeta. Ibinigay niya ang nararapat kay Jesus ng buong pagmamahal at walang halong kondisyon o anumang pag-iimbot. Pagsasagawa. Ikaw, paano mo ipinakikita ang iyong pagtanggap at pagmamahal kay Jesus? Kaya mo ba siyang mahalin katulad ng pagmamahal niya sa iyo nang walang anumang pasubali o kondisyon?